Ang bagay na malapit sa John, malaking ulo, malaking tainga, ay mukhang mga aso. Ngunit ang kakaibang bagay ay hindi nito inaatake si Juan, ngunit pinalawak ang maliit na bibig na umuuga. Kinuha ni John ang pagkakataong ito upang alisin ang kadena sa kanyang kamay. Naisip na ito ay isang aso na nagnanais na matulog. Ngunit ang susunod na aksyon ay nagbago ng titig ni John. Susunod, dumating siya sa pintuan ng yungib. Pagkatapos ay tumalo ng basta-basta at lumipad ng diretso sa lugar na may taas na higit sa 1,000 metro. Sa hindi inaasahan, ang eksena ay pinagbantaan ng tanga. Ang halimaw ay humahagulgol doon, ngunit ngayon ay nakarating siya sa harap ni Juan. Ang aso na ito ay hindi isang daluyan, hindi lamang ito tumatakbo ng mabilis ngunit mayroon ding isang napakamarangal na pangalan, Pula. Hindi nagsumite si John kaya tumalon siya muli, ngunit kahit gaano kalayo siya nagpunta, si Pula ay isang hakbang pa rin sa harap niya. Tanggang aso. Kapag naisip ni Juan ang isang paraan upang mapupuksa ang aso, bigla niyang natuklasan ang taguan ng bars. Sumayaw siya ng isang malaking hakbang sa lugar, nakita ni Juan na mabilis na sumunod. Ang lugar na ito ay lahat ng mga dayuhan na may kakaibang mga hugis. Sinulyapan ito ni Juan nang malaman niya na dinala siya ng Diyos na Diyos sa Mars. Tumiliko, isang oras na ang nakalilipas, muling ginalugad ni John at hindi sinasadyang kinuha ang Diyos ng bato. Ayon sa pag-iilaw ng asul na ilaw, dinala siya sa Mars. Dahil walang kapangyarihan upang maakit ang mundo, ngayon kailangan lang niyang sumayaw ng basta-basta at maaaring lumipad ng maraming daang metro. Ngunit sino ang inaasahan? Isang maliit na kawalang ingat ang nakuha ng mga dayuhan dito. Dahil iniwasan niya siyang makatakas, pinayagan pa nila si Wulan na bantayan siya. Walang alinlangan, gusto ng dayuhan na aso na ito, kung saan pupunta doon. Ito ay walang pag-iingat na nakatagpo ng ilang mga dayuhan at binugbog ng konseho. Dahil upang mailigtas ang iba pang aso, tumalon si John at sinuntok ang mukha ng isang planeta. Sino ang mag-iisip na siya ay magiging mabigat sa kanyang kamay, na hinagupit ang taong iyon upang pumunta sa kanyang mga lola. Nakita ng pinuno na ito ang paglunok na ito ng maayos, kaya't dinala niya siya sa arena. Ang lugar na ito ay nakakandado ng pinakamalaking at din ang pinakaterorista na Mars. Nagkaroon din ng isang hinalinhan na natalo at pagkatapos ay kasama niya. Sa sandaling ito, umungol ang dagandong, na ginagawang panahunan ang dalawa. Pinatay lamang ni Juan ang isang dayuhan at dinala sa arena ng terorista na ganyan. Ang hayop na ito ay may timbang na hindi bababa sa 200 tonelada. Ang Thark clan ay nawala ng higit sa 10,000 tao dahil sa paghuli nito. Ang halimaw na lang ay sinuntok ng 2 person splash. Ngunit ang kulit ang kakaibang bagay ay ang halimaw na ito ay walang mga mata. Kinikilala nito ang kaaway salamat sa pagdinig nito. Batay sa panggugulo ni John, agad na nalock ng halimaw ang biktima. Sa pangunahing sandali, sa kabutihang palad, si John ay tumalon sa oras, kaya tumakas siya ng 1 beses. Ngunit nahulog din siya sa kadena sa kanyang paa. Ang mga halimaw na nagagalit ngayon ay mas nagagalit. Ang kanyang bibig ay nagbukas ng malakas at nagmamadali. Sa oras na ito, ang pinuno ay kumalas sa isang kamay, isa pang halimaw ang pinakawalan, na ginagawang mahina si John. Siya ay itinapon ng 2 monster sa 800 rounds sa hangin at nahulog sa lupa. Ngunit sa hindi inaasahan, ang mga monsters ay nakatali sa kanilang sarili ng mga kadena. Ibinagsak ni Juan ang bato gamit ang kanyang kapangyarihan. Ginamit ang kanyang lakas upang ion ito tulad ng pag-ikot at pag-ungol sa panga. Binibigyan kaagad ng halimaw ang kahon ng tanghalian at lagi. Sa kabilang banda, nakita ni Juan na malapit nang mawala ang mga dayuhan, kaya agad siyang tumalon. Inisip ng mga tao doon na si John ay kinakain ng halimaw, ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos. Pumusok siya sa halimaw at lumabas. Sinakop ng kabanola ni John ang Thark clan at naging bayani nila. Ngunit sa oras na iyon, sa langit ay biglang lumitaw ang 2 spacecraft. Sila ay 2 pangkarera sa Mars. Ang angka ng Zodenga at ang angka ng Helium, nagkita na lang sila at sumugod sa wax ng mga dahon, dahil pareho nilang nais na monopolyo ang Mars. Sa sandaling ito, isang kagandahan ang nahulog mula sa spacecraft. Nang siya ay mahulog, siya ay nakita lamang ni John. Pagkatapos ay isinagawa niya ang cable-cable na lumilipad doon. Ngunit walang alinlangan, dahil sumali siya sa labanan na halos mamatay ang buong tribo ng Thark. Malapit nang mahulog si Deja. Ngunit sa kabutihang palad, nagmadali si John upang mailigtas siya, kaya mayroong isang kabayanihan na eksena upang makatipid ng kagandahan. Agad na umibig si Deja sa kanya. Pagkatapos nito, muling kumilos si John upang maglabas ng 3 shot ng Zodenga. Ang
pangalan ng kagandahan ay si Deja, ang prinsesa ng angkan ng Helium. Matapos malaman ang background ni Juan, aktibong iminungkahi niya na tulungan si John na bumalik sa Earth. Matapos mahanap ang isang gabay sa Tark, nagsimulang magsimula ang tatlo. Ngunit hindi kalayuan, nakilala nila ang ambush, dahil ang angkan ng Zoda nga ay nais na mag-higanti. Kaya't lihim nilang sinuhol ang lipi ng Tark. Nang makita ang tungkol sa pagiging nahuli, nais ni John na protektahan si Deja, kaya't iniwan nila sila ng maaga at sinubukan na harapin ang kanilang sarili. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya na si Wula ay nasa tabi niya, kahit gaano pa siya kinutsa. Hindi pumunta si Wula. Itinuring nito si John bilang may-ari nito sa mahabang panahon. Ang Tark clan ay naging mas malapit, isang aso at isang aso na naghiwalay upang labanan. Nagmadali si John na pumatay sa kanila, sa labanan lamang na nahulog sila sa isang tumpo. Si John ay bumagsak sa kaliwa at bumagsak sa kanan, sa tuwing itinaas niya ang Tayback, kumuha siya ng isang network ng hayop. Sa kabilang panig, ginamit ni Wula ang bilis ng 300 code, binuksan ang kanyang bibig upang kumagat at kumagat ng isa pa sa isang network. Ang bilang ng mga tao ay pinatay ng higit pa, at si John ay inilibing sa iba pang mga katawan. Sa sandaling ito, biglang bumagsak ang ulan mula sa langit, ang lahat ng mga tao ay agad na sumabog sa abo. Ito ay naging ang ama ni Deja ay dumating sa oras kaya't nagligtas siya ng buhay para kay Juan. Sa pamamagitan ng ita ng labanan na ito, ang dalawa sa kanila ay naging matuwid. Mula rito ay nabuhay sila ng isang magandang buhay. Sina John at Wula ay naging pinakamatalik na kaibigan sa Mars, kaya ang pagtatapos ng pelikula. Ako si Layson, dalhin ka upang makita ang maraming magagandang pelikula.